Kumusta? Siya nga pala, nakikiusap akong itago mo na lamang ako sa pangalang Jerrilyn. 37 years old sa ngayon at kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang branch manager sa isang meat shop sa loob ng isa sa mga pinakasikat na groceries dito. Isa ako sa mga masusugid mong tagapakinig sa radyo. At simula pa lamang nang mai-air ang iyong programa ay palagi na akong nakatuto. Hindi po nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig sa inyong programa. Kaya kahit nasa trabaho ako noon ay inihahanda ko ang aking MP3 player at nire-record ko ang bawat episodes ng programa mo. Kapag break time ay saka po ako nakikinig sa mga nire-record kong episode. Bukod sa programa mo Papa Dudut sa radyo, kamakailan lamang ay naging suki na rin po ako ng inyong YouTube channel kung saan ay kabilang na ako sa inyong mga subscribers. Alam mo ba Papa Dudut na pinapangarap ko din na maisulat at marinig ang aking kwento sa inyong programa? Kaso ang problema ay wala akong nakakakilig na love story. Hindi naman kasi mabunga ang buhay pag-ibig ko, kaya wala akong maishare sa inyong programa. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay may 10 taon na ang nakakalipas. Isa pala akong working student noon at nagtatrabaho sa isang grocery bilang staff ng isang meat shop. At aaminin kong may mga nagdaan akong relasyon, pero hindi siya gaanong ka-exciting. Siguro dahil sa nakatutok ako noon sa aking pag-aaral at trabaho. Hindi nga ako nasaktan sa mga breakups ko dahil wala lang talaga sa akin ang pag-ibig. Ngunit isang araw ay biglang nagbago ang lahat. Tandang-tanda ko pa noon habang nasa grocery ako. Nagtatrabaho. Isang tao ang magbabalik sa aking buhay. Jerrilyn? Tanong sa akin ng lalaki. Nang lumingon ako sa kanya ay agad ko siyang namukhaan at natuwa ako sa muli naming pagkikita. Oh my God, ikaw ba yan? Gulat na wika ko sa lalaki. Yup, yung kaklaset kaibigan mo nung elementary, masayang wika niya sa akin. Grabe, na-miss kita. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang dating lampayatot sa klase, isa na ngayong gym buff. At in fairness ha, lalo kang gumagwapo, puri ko pa sa kanya. Ikaw rin naman eh, ang laki ng pinagbago mo. Ang dating reyna ng Chinese garter, ngayon ay certified stunner na. Puri din naman niya sa akin. Hindi ka pa rin pala nagbabago, magaling ka pa rin mambola. Natatawa kong tugon sa kanya. Eh teka, kumusta ka na? Napansin ko ang lungkot ng kanyang mga mata. Heto, okay naman, bagong buhay. E ikaw, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, nagpa-part-time ako bilang meat shop staff dito sa grocery. Para naman may ipantustos ako sa pag-aaral ko. Sagot ko sa kanya. Talaga? Anong course ang kinukuha mo? Saan ka nag-aaral? Tanong pa niya sa akin. Mukhang curious siya sa naging buhay ko pagkatapos ng elementary. Mascom sa FEU. E ikaw? Sumagot naman siya. Registered nurse. Buti ka pa. Wika ko habang nakaramdam ng kaunting inggit sa kanya. Samantala ay may napansin naman ako sa kanyang mukha at braso. At nagpataas yon ang aking curiosity. Siya nga pala, anong nangyari sa'yo? Bakit may peklat ka sa mukha at sa braso mo? Ah heto, naaksidente kasi ako noon sa sasakyan eh. Nag-agaw buhay ako noon. Sagot naman niya sa akin. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka, ang sabi ko naman. Naku, masyado na yata kitang dinadaldal, baka nakakaistorbo na ako sa trabaho mo. Natatawang paumanhin sa akin ang kaklase ko. Hindi no, wala yun. Tugon ko naman. Pagkatapos noon ay umorder siya ng mga karne sa aming meat shop. At nang maibigay ko na sa kanyang lahat ng kanyang binili ay hiningi niya ang cellphone number ko. Agad ko naman yung ibinigay sa kanya. At yun nga Papa Dudut, doon na nagsimula ang communication namin. Samantala, yung lalaking kaklase ko noong elementary ay itago mo na lamang sa pangalang Xavier. Kababata at kaibigan ko siya simula pa noong nasa elementary kami. Si Xavier ang tipo ng kaibigang mabait, humble, palakaibigan, pero may pagkapilyo.
May pagkabuli din siya noon pero ni minsan ay hindi niya ako binuli bagkos ay siya pa ang naging tagapagtanggol ko. Nagpatuloy ang aming magandang samahan hanggang sa umabot kami sa high school. Bagamat hindi ko na siya kaklase noon ay may pagkakataon pa rin naman kaming magkita. Doon ay maraming pagbabago ang naganap. Naging gentleman at super romantic o si Xavier. Yun nga lang kahit na magka-close kami ay hindi siya nanligaw sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo nasaktan ako noon kasi first crush ko siya. Pero kahit na ibinaling niya sa ibang babae ang kanyang atensyon, ay nanatili pa rin kaming magkaibigan hanggang sa makapagtapos kami ng high school. Tumigil ako sa pag-aaral pagkatapos noon dahil sa kahirapan habang nag-migrate naman ang pamilya ni Xavier sa Amerika, sa Berkeley, sa California. Nabalitaan ko na lamang na nag-aral siya doon. Lumipas ang ilang taon ay nabalitaan ko mula sa malapit na kaibigan na umuwi na raw si Xavier ng Pilipinas at kasalukuyang nag-aaral ng nursing sa isang premyadong university sa Maynila. Pero pagkatapos noon ay wala na akong ibang balita sa kanya. Sinubukan ko rin siyang hanapin noon sa mga social networking sites pero nabigo ako. Hanggang sa dumating nga yung araw na aksidenteng pinagtagpo kami ng landas. Malaki nang pinagbago ni Xavier kung pisikal na katangian ang pag-uusapan. Bukod sa peklat niya sa noo ay talagang gumwapo ang kaibigan ko at lumaki ang katawan. Pwede nga siyang gawing model ng underwear kung titignan ang kanyang maskuladong katawan na bumabakat sa suot niyang fitted shirt. Simula ng pagkikita naming yon ay bumalik muli ang sigla ng aming communication sa isa't isa. Madalas siyang mag-text sa akin ng personal o forwarded love and inspirational quotes. Minsan tinatawagan din niya ako. O kundi man sa Facebook kami nagkukumustahan. Naging suki din siya ng Facebook profile ko at madalas niyang ilike ang status ko. Lumipas ang ilang oras ay dinadalaw na rin niya ako sa aming bahay. Bisibisihan ka dyan ha? Ano bang ginagawa mo dyan sa sirang radyo? Tanong niya sa akin habang pinagmamasdan ang aking ginagawa. Kinukumpuni ko lang itong radyo, nasira kasi eh. Ito pa naman ang madalas naming gamitin sa pakikinig ng balita sa radyo at kay Papa Dudut, tugon ko naman. Grabe, matadera ka na, technician ka pa. Ang wika ni Xavier na may halong paghanga. Natawa na lang din ako. Nako, sayang ang pag-aaral ko ng electronics kung hindi ko gagamitin. Biro mo, ako lang yata ang kaisa-isang babaeng nag-aral ng electronics course ng TESDA. Siya nga pala, paano ka napasok dito? Tanong ko naman sa kanya. Siyempre si Tita Barbie, nasa labas siya, hindi mo ba alam? Hindi ko na malaya na lumabas pala si nanay, ang sabi ko naman sa kanya. Nga pala, pasensya ka na kung masyado kong mausisa pero ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaroon ng peklat sa noo at ang sa braso mo? Pero huwag kang mag-alala at hindi naman nakasira sa kagwapuhan mo ang peklat mo sa noo. Nanggaling ang mga peklat kong ito noong maaksidente ang minamaneho kong kotse. Alam mo ba, Jerrilyn? Nag-agaw buhay ako noon. Dahil sa maraming dugo ang nawala sa akin ay kailangan akong salinan ng panibago para lang maisalba ang buhay ko. At ito ko ngayon, ang kwento niya sa akin pero kapansin-pansin ang kalungkutan niya habang sinasariwa ang mga alaalang yon. Magpasalamat ka sa Diyos at buhay ka kasi kung hindi wala na akong kaibigan. Hindi na tayo magkikita. Ang wika ko na lamang to cheer him up. Oo nga eh, siguro kaya pa ako binigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon eh upang magkita ulit tayo at maging magkaibigang dalawa. Aniya ngunit hindi pa rin natanggal ang lungkot sa kanyang mukha. Siya nga pala, sa isang buwan natin communication eh wala akong nababalita ang girlfriend mo. Ano meron ka na no? Usisa ko pa sa kanya. Wala Jerrilyn, wala akong girlfriend at wala akong balak. Hindi kasi po pwede, sagot niya. Naintriga naman ako dun sa hindi po pwede, sagot niya.
Eh bakit naman hindi pwede ha, Xavier? Siguro, curious na tanong ko. Alam ko nang iniisip mo, hindi ako ganon, straight ako. Biglang tanggi naman ni Xavier. Napangiti ako sa reaksyon niya. Eh bakit nga hindi po pwede, usisa ko pa. Huminga ng malalim si Xavier. Sabihin na nating personal choice. Nalungkot naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Kung alam lang niya na parang kinurot noon ang puso ko. Eh ikaw, kumusta naman ang love life mo? I'm sure meron yan. Siya naman ang na-curious sa love life ko. Naku, wala no. Wala akong boyfriend. Pero meron akong crush pag-amin ko sa kanya. Eh sino naman yung lalaking yan? Naintriga niya ang tanong sa akin. Napangiti lamang ako. Secret? Hindi ko pwedeng sabihin. Basta kilala mo siya. Nai-excite kong sagot. Walaan ko, si Willie yan ano? Wika niya, referring to our common friend na si Willie. Agad naman akong tumanggi. Naku, hindi ah. Hindi ko type si Willie no. Pero one thing for sure. Guwapo yan. Kilalang kilala kita, Jerrilyn. Mahilig ka sa guwapo. Natatawa niyang wika. Oo, Xavier, guwapo nga siya. As in, sobrang guwapo. Sa totoo lang eh, hiling ko na sana mapansin niya ako. Mahina at nahihiya kong sagot. If only he knew the truth, Papa Dudut. Samantala, lalo pang napadalas ang pagdalaw ni Xavier sa bahay namin. Sa kada pagdalaw niya ay hindi siya nawawala ng pasalubong sa akin at sa mga kaanak ko. Nakahiligan din ang mga magulang ko si Xavier dahil bukod sa magalang ay masaya at may sense itong kausap. Madalas na rin akong inaaya ni Xavier na lumabas upang kumain o di kaya ay magliwaliw sa mga amusement center. Dahil sa palagiang kaming magkasama at sa magandang pakikisamang ipinakita niya sa akin, ay hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut, na nauwi sa pag-ibig. Ngunit lihim akong nasasaktan sapagkat parang walang nararamdamang iba sa akin si Xavier bukod sa pagiging kaibigan. Napansin ko din sa kanya ang pagiging malulungkutin at tila malalim ang iniisip. Bagamat palagi ko siyang tinatanong kung may problema siya, ngunit palagi niyang itinatanggi yon. Papa Dudut, nagpa siya kung ilihim na lamang ang aking nararamdaman kay Xavier. Pero sa kada araw na lumilipas ay lalo ko siyang minamahal. Hanggang sa umapaw na nga. Nang sumapit naman ang aking birthday ay sinorpresa niya ako sa pamamagitan ng pagdala niya sa akin sa mall at nanood kami noon ng sine. Pagkatapos ay kumain at namasyal kami sa kung saan saan. Actually ay hindi ko na matandaan kung saan kami nagpupunta. Nakafocus lang kasi noon ang atensyon ko sa aking kasama. Nang umuwi naman kami ay sabay kaming sumakay ng bus pa uwi pero kailangang buwaba ni Xavier sa Munoz Market sa Quezon City kasi may pupuntahan pa raw siya. Pasensya na, Jerrilyn. Hindi na kita maihahatid pa sa bahay mo. Paghingi niya ng paumanhin sa akin. Hindi bale sa susunod, babawi talaga ako sa iyo. Naku, ayos lang Xavier, naiintindihan kita, ang sabi ko naman sa kanya. Actually, malaking bagay na nga ang pagsama mo sa akin sa araw ng birthday ko eh. At saka thank you din sa regalong ibinigay mo sa akin. Gustong gusto ko nga itong regalo mo sa akin na leather bag. Dagdag ko pa. Wala yun, Jerrilyn. Alam mo ba? Pinaghahandaan ko itong birthday mo para naman maging masaya ang importanteng araw na ito. Ang wika niya. Kapansin-pansin ang lungkot ng kanyang reaksyon. Xavier, parang malungkot ka. May problema ka ba? Usisa ko sa kanya. Wala akong problema, Jerrilyn. Agad naman niya ang tanggi. Siyempre hindi ako naniwala sa mga sinabi niya pero hindi na ako nag-usisa pa sa kanya dahil baka masyadong personal yung kanyang problema at ayaw na niyang i-share pa sa iba. Basta kung sakaling may problema ha, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Handa kitang tulungan, anumang oras, magkaibigan tayo. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nanaig sa amin ang katahimikan
Nakadungaw lamang ako noon sa bintana ng bus hanggang sa makaramdam ako ng antok dahil mahaba-haba pa ang biyahe namin. Xavier, pwede bang pasandal sa balikat mo? Inaantok kasi ako, ang sabi ko sa kanya. Agad naman siyang pumayag at sumandal ako sa balikat niya. Alam mo, sa lahat ng birthday ko, heto ang pinakamasaya kong pagdiriwang. Pinakamasaya siya dahil kasama ko ang lalaki nagpapatibok ng puso ko. Mahina kong wika. Jerrilyn, napatingin sa akin si Xavier. I'm sorry kung binigla kita. Alam ko this is surprising, pero I just want to let you know tungkol sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko na kaya pang itago ito, Xavier. Mahal kita. Pag-aming ko sa kanya. Muling nanaig ang katahimikan sa aming dalawa ng ilang minuto bago siya muling nagsalita, Papa Dudut. Jerrilyn, I'm sorry pero hindi ako pwedeng magmahal. Pero bakit? Bakit, Xavier? Tanong ko sa kanya. Hindi kita pwedeng mahalin. Nasaktan ako sa sinabi niyang yon. Bakit nga? Please tell me. Kung sasabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal, hindi ako maniniwala dahil nararamdaman kong mahal mo din ako. Kung sasabihin mo naman sa akin na magpapari ka, baka matanggap ko pa. Patawarin mo ako, Jerrilyn. Hindi kita pwedeng mahalin. Hindi ko nasasabihin kung bakit. Basta hindi talaga po pwede. Sana bilang kaibigan ay maintindihan mo ko. Malungkot na wika ni Xavier sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay naiyak na ako. Sobra akong tinamaan ng rejection sa akin ni Xavier. Paano kita maintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin? Ang sabi ko pa sa kanya. I'm sorry pero hindi pa panahon para malaman mo. Huwag kang mag-alala, darating ang panahon. Malalaman mo rin ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maging tayo. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago tuluyang kaming binalot ng katahimikan ng araw na yon. Papa Dudut, yun na ang pinakamalungkot kong birthday dahil sa rejection sa akin ni Xavier. Bagamat hindi naman niya sinasabi sa akin na hindi niya ako mahal ay nasaktan pa rin ako. Dahil hindi niya sinabi sa akin kung bakit hindi ko siya pwedeng mahalin. Nalulungkot din ako noon sapagkat alam kong may problema si Xavier na ayaw niya o nahihiyang ipagtapat sa akin. Oo, karapatan niyang ilihim yon sa akin pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Sapagkat kaibigan niya ako, gusto ko siyang tulungan ngunit wala akong magawa sapagkat hindi ko alam ang dinadala niyang sakit. Kung alam lang ni Xavier, nasasaktan ako, Papa Dudut, sa tuwing nakikita ko siya sa ganong kalagayan. Papa Dudut, walang araw at gabing hindi ko iniisip ang sinasabi ni Xavier na hindi kami pwedeng magmahalan. Naging palaisipan sa akin yon at ilang beses kong tinangkang tanungin si Xavier kung bakit, pero inilihim pa rin niya yon sa akin. Hanggang sa itinigil na niya ang kanyang communication sa akin. Dinalaw ko na rin siya sa kanyang bahay ngunit palaging wala siya. Dahil doon ay labis akong nangulila at nasaktan sapagkat parang iniwan akong mag-isa ni Xavier sa gitna ng kawalan. Simula noon ay naging madalas ang aking pag-iyak. Hindi ko kasi matanggal sa isipan ko ang lalaking iniibig ko. Nagpatuloy ang kawalan namin ng communication sa isa't isa hanggang sa isang araw sa ospital ay muling pinagtagpo kami ng landas. Xavier? Xavier, sandali lang. Tawag ko habang hinahabol ko siya. Hanggang sa maabutan ko siya, gumaling naman sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Iniiwasan mo ba ako, Xavier? Tanong ko pa sa kanya. Hindi kita iniiwasan, Jerrilyn. Matamlay niyang sagot as if may malubha siyang sakit. Ano bang nagawa ko sa iyong masama? Bakit mo ginagawa sa akin to? Naiiyak kong wika sa kanya. Galit ka ba sa akin? Huminga ng malalim si Xavier bago nagsalita, Papa Dudut. I'm so sorry, Jerrilyn, ang sabi niya sa akin.
Hindi ako galit at wala akong sama ng loob sa iyo. Busy lang ako nitong mga nagdaang araw kaya hindi ko nare-replyan ang mga text at tawag mo sa akin. Huwag mo ring isipin na iniiwasan kita. Hindi kita iniiwasan, Jerrilyn. Nagkataon lang na marami akong pinuntahan. By the way, anong ginagawa mo rito sa PGH? Yung pamangking ko si Josh nagka-dengue nung isang araw. Buti nga ngayon gumaling na siya. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik na tanong ko sa kanya. May sakit ka ba? Hindi naman, kumibo si Xavier as if nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya sa akin ang katotohanan o hindi. Please, huwag ka nang maglihim sa akin. Kaibigan mo ko at handa kitang tulungan anumang oras. Alam mo ba, sa paglilihim mo sa akin, lalo ko nag-aalala sa iyo. Xavier, please. Nag-aalala kong wika sa kanya. Okay, sasabihin ko na sa iyo. Meron akong sakit. Malubhang sakit yon. Kung anong klaseng sakit yon, saka ako na lang sasabihin sa iyo kapag may lakas na ako ng loob na aminin sa iyo ang katotohanan. Diyos ko, nasambit ko dahil sa labis na panlulumo sa aking mga narinig. Walang lunas ang sakit ko kaya baliwala ang anumang pagdarasal o paghihimo ng anumang himala. Inihintay ko na lang ang kamatayan ko. Sa puntong yon ay nakita kong umiyak na ang kaibigan ko. Xavier, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Muli siyang nagpaliwanag sa akin. Ayaw ko lang kasing maglalakas sa akin. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang malungkot o umiiyak. Kahit na, sana sinabi mo pa rin sa akin. Hindi mo ba alam na pinagwo-worry mo ako ng husto? Please Xavier, huwag mo namang gawin sa akin to. Jerrilyn, ang sakit ko ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maging tayo. Ayaw kong mahalin mo ko dahil ayaw kitang masaktan lalo na't hindi rin magtatagal ang buhay ko. Mga isa o hanggang dalawang taon na lamang ang maaring ilagi ko sa mundo dahil sa sakit ko. Kahit na mahal kita, inilalayo ko na lamang ang sarili ko sa iyo nang sa ganun ay hindi mo ko mahalin. At kung sakaling mamatay ako, ay hindi ka masasaktan. Revelasyon niya sa akin. Pero hindi ko pa rin yon maintindihan. Huwag natin gawing hadlang ang sakit mo sa pag-iibigan natin. Sa panahong katulad nito ay kailangan mo ng pangunawa at pagmamahal na nagmumula sa mga taong mahal mo. Please Xavier, hayaan mong ipakita ko ang pagmamahal ko sa iyo. Handa kitang tulungan sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon, ang sabi ko pa sa kanya. Papa Dudut, naiyak na lamang ako noon sa pagtatapat ni Xavier sa akin. Sobra akong nagdadalamhati sapagkat na lamang kung may malubhang sakit si Xavier at kaya pala siya lumayo, Papa Dudut. Dahil ayaw niyang maging malungkot ako. Pero lumayo man siya sa akin o hindi ay masasaktan pa rin ako dahil ayaw kong mawala sa akin ang lalaking iniibig ko. Kaya ginawa ko ang lahat upang payapain ang loob ni Xavier at makasama sa oras na kailangan niya ng tulong mula sa isang kaibigan. Bagamat ipinagtapat ni Xavier sa akin na may malubhang sakit siya, ay hindi na ako nangahaspang alamin kung anong klaseng sakit yon. Lalo lamang kasi akong masasaktan. Bukod sa wala rin naman akong magagawa kahit na malaman ko pa ito, pero isang araw, lumubha ang kanyang sakit. At bilang kaibigan, ako ang voluntaryong nag-alaga sa kanya. Salamat ha sa pag-aasikaso mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naging kaibigan kita. Alam mo Jerrilyn, kung wala lang akong sakit, baka mas minahal na kita. Aniya. Teka Xavier, ano ba kasi ang sakit mo na magiging hadlang upang mahalin mo ako? Tanong ko sa kanya. Hoping na sa mga oras na yon ay magsasabi na siya sa akin ang katotohanan. Nung una ay nag-aanilangan siyang sabihin yon sa akin. Pero nang makita niya ako naghihintay ng kasagutan ay napilitan siyang aminin ang katotohanan sa akin. Siguro heto na ang tamang panahon para ipagtapat ko sa iyo ang totoo. Ano ba yon ha? Jerrilyn, HIV positive ako, pag-amin niya sa akin. Nagulat ako sa aking mga narinig at halos hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon.
At the same time ay nakaramdam din ako ng sobrang kalungkutan sa pagkaawa sa aking kaibigan. Sa puntong yon ay hindi na niya napigilan pang umiyak sa harapan ko. Kaya nga hindi kita pwedeng mahalin dahil ayaw ko na mahawa ka ng sakit ko. Alam mo ba na halos gumuho ang mundo ko nung malaman kong HIV positive ako? Nawala na kasi ang pag-asa kong mamuhay ng normal. Mas lalo ako nanlumo sa sitwasyon ko nang mapaibig ako. Mapaibig mo ko. Hindi ko may paparamdam sa iyo na mahal kita dahil sa sakit kong ito, paliwanag niya sa akin. Teka, paano ka nagkaroon ng ganyang sakit? Curious na tanong ko. Noong maaksidente ako at nag-agaw buhay, sabi ng mga doktor ay kailangan daw akong sanina ng dugo dahil maraming dugo nawala sa akin. At sa pamamagitan ng pagsasalin sa akin ng dugo ay maisasalba ang buhay ko. Pero nagkamali sila sapagkat heto ang nangyari sa akin. Dugong positive pala sa HIV ang naisalin sa katawan ko. Jerrilyn, sana pala namatay na lang ako sa aksidente yun. Kesa pahirapan pa ako ng sakit kong ito, ang kwento niya sa akin. Nanlumo ako sa aking mga narinig, Papa Dudut. Diyos ko po, nasambit ko na lang. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Natatandaan mo ba noong nakita tayo sa grocery? Yun ang araw na nalaman kong positive ako sa HIV. Gulong-gulo ang isip ko noon. Hindi ko na nga alam kung saan ako pupunta. Alam mo ba, bala ko na nga magpatiwakal noon sa loob ng mall sa pamamagitan ng pagtalon sa pinakamataas na palapag ng mall. Kaso may tila nag-udyok sa akin na pumunta ng grocery at nakita nga kita doon. Sa totoo lang wala sa plano ko ang bumili ng karne sa meat shop ninyo sa grocery at saka hindi totoo ang sinabi ko noon na kaya ako bumili ng karne ay panghanda sa birthday ng pamangkin ko. Jerrilyn, ikaw lang ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako hanggang sa mga oras na ito. Niyakap ko ng mahigpit ang aking kaibigan para maibsan ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Xavier, huwag kang mag-alala at tandaan mo palagi akong handang tumulong sa iyo, lalo na sa mga pagsubok na ito sa buhay mo. Mahal kita, Xavier. Salamat, Jerrilyn. Mahal na mahal din kita, ang sabi din niya sa akin. Labis akong nagulat sa pagtatapat ni Xavier sa akin, Papa Dudut. Maski ako ay hindi makapaniwala na nadali siya ng ganong klase ng sakit. Doon ko din lubos na naunawaan kung bakit hindi pwedeng maging kami. Kahit na masakit yon sa akin ay kailangan kong tanggapin yon. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang pagiging mag-ibigan namin ni Xavier at lalong tumiba yon. Yun nga lang, Papa Dudut, sa kada araw na lumilipas ay nangangamba ako para sa aking kaibigan. Araw-araw kasing kinakikitaan siya ng panghihina. Epekto ng pagbagsak ng kanyang immune system. Mabuti na lamang at may mga gamot siyang iniinom kaya lumalakas ng kaunti ang kanyang katawan. Sa kabilang banda ay humiling sa akin si Xavier na ipasyal ko daw siya sa mga lugar na dati naming pinagtatambayan noong mga bata pa lamang kami. Kaya isang araw, hindi mo ba natatandaan ang park na ito? Tanong ko sa kanya. Hindi, anong lugar ba ito? Nalilito niyang tanong sa akin. Hello, dito kaya tayo madalas maglaro ng mga bata pa tayo? Sagot ko sa kanya. Talaga? Ang sabi niya. Alam kong hindi ka makapaniwala. Well, maraming pinagbago ang lugar na ito simula nung manirahan ka sa Amerika. Kung dati mapuno ang parking ito, ngayon ay may mga maliliit na establishments ng katabi. Pero may isang lugar dito na alam kong matatandaan mo. Halika, nakikita mo ang puno ng akasya na yon? Doon tayo madalas maglaro ng mga kaibigan natin, hindi ba? Throwback ko sa kanya. Oo nga no, halika puntahan natin. Pagkatapos noon ay pinuntahan namin ang punong naging saksi sa aming kamusmusan. Sari-saring masasaya at malulungkot na memories ang bumalik sa aming dalawa. Natatandaan kong dito kami sa lugar na ito naglalaro ng mga kaibigan ko ng mataya-taya tumbang preso at langit lupa pagbabalik tanaw ni Xavier. At saka dito tayo unang nagkakilala sa ilalim ng puno ng akasya. Dagdag ko naman. Sumang-ayon ang aking kaibigan. Natatandaan ko yun. Umiiyak ka pa nga nun dahil hindi ka isinalis sa Chinese garter nina Ellie at Yuna kaya pinahiram kita ng remote controlled car noon. Oo nga
Natatandaan ko yun. Naingit pa nga ako sa laruan mo noon eh. Kaya nga sa halip na manika, ang ipabili kong laruan noong sa tatay ko ay remote controlled car ang pinabili ko. Natatawang throwback ko sa kanya. Gusto sana kitang ayain na maglaro ng tagu-taguan at mataya-taya, kaya lang eh madali na akong mapagod ngayon. Ang kwento pa niya sa akin. Ako rin, madali na rin akong mapagod. Alam ko na. Umupo na lang tayo sa lilim. Pagkatapos ay umupo kaming pareho sa lilim. Sumandal naman ako sa kanyang balikat dahil na rin sa pagod sa biyahe, pabunta lamang doon. Curious lang ako, Jerrilyn. Kung sakaling wala akong HIV at nanligaw ako sa iyo, sasagutin mo ba ako? Siyempre naman, sagot ko kagad sa kanya. Natawa naman siya sa reaksyon ko. Talagang hindi mo na pinag-isipan ha? Ewan ko lang kung nasabi ko na ito sa iyo dati, pero crush na kita. Kahit noong elementary pa lang tayo. Kahit na medyo may pagkamayabang ka noon, ang sabi ko pa sa kanya. Pagkakataon nga naman. Na-curious naman ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Ikaw ang first love ko? Pagtatapat niya sa akin. Siyempre nagulat naman ako sa kanyang inihayag sa akin, Papa Dudut. Ano? Akala ko kasi si Ellie ang first love mo kasi niligawan mo pa siya. Hindi no. Kaya ko lang niligawan si Ellie eh para maranasan ko kung anong feeling na nanliligaw, kaso ang sama, binasid niya ako. Kaya nawala na ako ng lakas ng loob noon na ligawan ka kasi natatakot ako mabasid ulit eh. Paliwanag niya sa akin. Hi Xavier, kung may babalik lang ang panahon. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa kanyang balikat. Kung sakaling pagbibigyan ulit tayo ng Diyos ng panibagong buhay, ihilingin ko sa kanya na pagtagpuin ulit tayo. Kung hindi man tayo nagkatuluyan ngayon dahil sa sakit ko, eh baka sa susunod nating buhay eh magkatuluyan na tayo, ang sabi pa niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut. Hindi ko akalain na yun na pala ang huling tagpo namin dahil ilang araw pagkatapos noon ay sumakabilang buhay na si Xavier. Oo, malungkot at halos maubusan ako noon ng luha sa kakaiyak. Pero kailangan kong tanggapin ang maaga niyang paglisan. Bukod sa naniniwala naman ako na kahit na hindi ko siya nakikita physically ay alam kong binabantayan niya ako at pinagdarasal sa langit. Sa ngayon ay 10 years na ang lumipas at natanggap ko rin ang pagkawala ni Xavier. Nakapagtapos din ako ng pag-aaral at nakapag-abroad sa Taiwan bilang worker sa isang electronic company noong 2014. Pero umuwi din po ako noong 2018 pagkatapos ng kontrata ko. Bumalik naman ako sa meat shop kung saan ako dati nagtatrabaho at masaya naman akong natanggap ulit doon. Isa na akong manager dito sa isang branch namin sa Bahay Toro, Quezon City. With regards sa love life ay wala pa rin po ako napupusuan hanggang sa ngayon dahil nakatuon ang attention ko sa pagpapaaral ng aking mga pamangkin. At masasabi kong masaya na rin po ako ngayon, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbasa sa aking liham at sa pagkakataong ma-airy ang aking storya kung sakaling mapili nyo ako. Bilang isang masugid na fanatic mo ay gusto ko sanang dumalaw dyan upang makita kita ng personal. At yon ay kung magkakaroon po ako ng pagkakataon. Lubos na gumagalang, Jerrilyn. Maraming salamat, Jerrilyn, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Hindi mapapantayan ang wagas na pag-ibig mo kay Xavier. Sinamahan mo siya sa mga oras na kailangan niya ng makakasama. Inalagaan at tinulungan mo siyang magpakatatag sa kabila ng taning sa kanyang buhay. At dahil din sa iyo kaya nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Bagamat wala na siya ngayon dito sa mundo ay sigurado kong hindi niya makakalimutan. Ang sakripisyong ibinigay mo, maramdaman lamang niya na normal pa rin ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang nakakahawang sakit. Samantala sa mga taong may katulad ng sakit ni Xavier, palagi po nating isipin na hindi pa huli ang lahat para maging masaya at maging normal ang ating buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Matuto tayong maging matatag at sa mga kapamilya at kaibigan ng mga HIV patients. Palakasin natin ang kanilang loob. Mahalin natin sila at huwag pandirihan. Bigyan natin sila ng pag-asa at dahilan para mabuhay.
Samahan natin sila sa mga oras na bagsak ang kanilang kalooban. Huwag natin silang pababayaan at higit sa lahat ay irespeto natin sila bilang kapwa. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.